water pump, electronic water pump. Makabano. Tang Toyota Camry na 2020 model. Electronic water pump. Bubuksan natin. Titingnan natin kung ano yung itsura nito. Discovery natin yung laman nito, mga kapatid. Kasi pag ganitong problema, sira na siya. Hindi naman nire-repair namin dito eh. Palit agad. Ayun, buksan natin. Tingnan natin yung itsura niya sa loob. Eh, kung kalimbo. Ito yung kanyang loob, mga kamano. Ito yung kanyang motor controller. Ito yung kanyang supply. Yun, oh. B plus. At saka yung signal. At saka yung ground. Yung apat na yan. At ito naman yung supply papuntang motor. Permanent magnet to, mga kamanoy. Ang ano nito, ang bomba. Ngayon, ang lagi nasisira nito, itong pinaka-controller niya mismo. Kaya yata ba? Ah, sige. Pahitik na ng pahitik ngayon talaga yung mga sasakyan, mga ano, dahil puro halos karamihan electronic na siya. Yung dating water pump na normal na water pump ngayon ginawa ng kuryente. Sige, tanggalin mo, hindi ba tanggal? Eh, tingnan natin, hugutin natin, mga kawain. Sige, hugutin mo. Tingnan natin. Yan, oh. Oh, ang linis po. Ang ganda pa. Tingnan yung water pump niya sa loob. Ang liit, oh. Maliit lang siya, pero malakas. Umaalog na din pala. Umaalog na siya, oh. Oh. Ang code nito, mga kamano, ay water pump no signal. Kaya nasira siguro to dahil uminit yung motor ng gusto. Kasi umaalog na to, sumasabit na. Ngayon yung itong controller niya bumigay. Kaya nagkaroon siya ng water pump no signal. Dahil dito sa internal circuit niya mismo. Wala, hindi na natin ito marirepair, mga kamano. Binahagi ko lang, mga kamano, yung itsura ng electronic water pump ng Toyota at saka Lexus, ganyan. Pati hybrid, ganito rin yung water pump niya. Na bagong modelo ngayon. Yan, o. Pero malinis na malinis pa siya. Okay na ako pa. 2020 model to, eh. Parang mahinang klase kasi akalaan mo. Dalawang taon pa lang, oh. Halos is magdadalawang taon pa lang, sira na agad. Ganun nakahina ngayon yung quality ng mga pyesa ng sasakyan, mga kamanoy. Hanggang dito lang, mga kamanoy. Maraming salamat.